ito, nagpakulo ako ng tubig para, ito, baliktad naman kasi gagawin ko, chicharunin ko itong maninipis na hiwa ng baboy para lumabas yung mantika niya. At the same time, madali siyang maging, ano, mag-golden brown, nakamalambot na malambot yung baboy. Yan. Lagay niyo lang. Kaya pagkaho natuyo na yan, natuyo na yung tubig, lalabas na yung mantika ng baboy. Yun na yung gagamitin natin, pinakamantika niya. Ganyan ang konti paminta para sabay-sabay na pagka natuyo siya. Paminta, konti patis. Kasi huwag nyo lagyan masyado, papalinamlam lang ng mismo nung baboy. Lagyan nyo ng 1 table o 2 tablespoon ng patis. Yeah. Takpan nyo uli hanggang sa matuyo siya at saka lumambot. Yeah, kasi mamaya, kaya konting-konti lang yung patis na nilagay ko. Kasi yung bagoong natin, ha, dalawang kutsara din itong bagoong natin, lulutuin natin mabuti ito. Ito yung pinakapampalasa niya. So, may apat na gata tayong gagamitin dito. Yung iba nga pala, ang ginagawa nila, nire-rehydrate nila ito kasi napaka, ano eh, malakas siya sa gata. Medyo magastos lutuin ng laing. Pero yung iba, ang gusto nila, pagka nilagay nila yung laing nila, nirehydrate na nila para hindi na raw masyadong mag-absorb nung gata. Pero kung talagang gusto niya ng masarap na laing talaga, medyo gastosan niyo ng konti sa gata. Eto, hindi ko alam kung kukulangin pa to o magdadagdag pa tayo or sakto. Pero alam niyo, pagkaluto sa pambahay, hindi natin kailangan tipir. Eh. Kung talagang may budget na lang tayo, mas masarap ilagay yung eksaktong regalo sa mga bawat niluluto. Kasi yun lang talaga nagpapasarap. Tamang timpla, tamang regado, tamang karni na gagamitin natin sa bawat luto. Sigurado perfect yung pagkain na kakainin ng pamilya natin. Yan. Okay, ito po. Medyo parang natutusta na siya. Putok-putok na. Yan, gawin nyo. Pangharap lang. Para hindi yung matalsikan sa mata. Sa ito, matalsik. Kaya natin na magmantika ng sarili. Ang una natin ilalagay yung bagoong. So, the last time na nakita nyo, nagluto ako ng Bicol Express, di ba? Yan na nagpasarap doon. Yan, yung paninigit, yung kulay brown, takawali. So, bago natin ilagay yung bagoong, ilalagay ko muna yung ipon ko. Yung ipon kasi, medyo papupulahin lang natin ng konti para hindi siya masyadong lumiit. Kasi pagka isinabay natin siya, hindi natin siya tinanggal, liliit siya, tsaka medyo titiga. Babalik na lang natin siya pagka medyo malapit ang matapos. Diba? Madate para medyo tumula na kagad. Ayan, ito. Medyo namumula-mula na po ang ating hipon. Ayan. At tanggalin na natin siya. Ay, babalik natin siya pagka medyo paluto na yung pag, ang ating lahi. Kapansin nyo, lumalabas na yung sariling mantika ng yempo. Diyan na natin igigisa ngayon yung bagoong. Ngayon lang natin itong ipon. Para hindi tayo makalsikal sa mukha. Oo, no?
yung sa gilid, lagay nyo na yung bagoong. Ah, kung nakita nyo, sa Bicol Express natin, yung bagoong parang pinrito ko talaga, yung lutong-luto siya para hindi siya malamsa. Lagay natin ang gata niya mamaya, aalsa yan. Magbe-blend na naman siya rung sana natin. Sa salsa natin. Ito na kayo ha. Yan yung bibili ko ng pot holder. Nasanay po talaga akong gumamit ng pipo lang. Sa sili naman, kahit anong sili gamitin nyo, bell pepper, yung siling pamaksi o pansigang, yung siling labuyo, na, naninigit na siya sa ilalim. Yan yung main ginger. Try it natin. Marap-marap yung bawang. Yung mga sili. Sibuyas. Aroma ng bagoong at saka yung mga pinaglalagay nating mga sili, sibuyas, bawang, yan. Sibuyas niya. Lagay niya na yung gata. Ayan na. Kaya o, nakita niyo. Talagang frozen pa yung gata natin. Salamig dito. Kunin nyo yung nakadikit sa ilalim. Eh, nakita nyo, parang yung nagbabrown siya. Ayan, yung nanikit sa ilalim kanina. Akayuri natin yan. Ito pa to. Alam nyo, dami kong nilagay na gata. Pagka nilagay natin itong dalawang baglang laing na to, itong dried na to, na taro leaf, sisipsipin lahat yan. Kailang natin ito kumulo. Ako muna ay medyo nakadikit sa ilalim. Makara. Maglalagay ho ako ng konting suka para po maiwasan natin yung panis. Para hindi tayo masiraan ng pagkain dito sa laing, lalagay lang tayo ng konti. Kahit 2 tablespoon lang po, pwede. Panyo, antayin yung kumulo, lagay nyo na yung taro leaf natin or yung laing natin. Okay, eto, kumukulo na ang ating gata. Wow. Ayan, nakamoy ko na. Hindi na natin itong taro dito. Ito, akala nyo lang, madami ito. Mamaya, pagka naluto ito, bali wala itong dalawang bag na ito. Ayan, naluhin nyo. Kung mapapansin nyo mamaya, bigla mawawala ang sabaw niyan dahil sisipsipin ng dahon. Lang po sa medium heat yung kalan natin. Mamaya po, pagka yung medyo nakita nyo na absorb na nung dahon yung gata natin, doon nyo na lang siya
i-lower down or talagang super low yung ano natin, kalan natin, pahinain yung mabuti. Papansin niya, wala nang sabaw. Yun. Sip-sip na. Ayan, kung mapapansin nyo, eto, no, tuyong-tuyo na siya talaga. Kasi kanina, apat lang yung nilagay kong gata. Ngayon, dadagdagan ko pa. Ito yung tinatawag sa Pilipinas sa atin na kakang gata. Na. Yung unang piga. Ayan, parang ganun. Parang yung unang piga. Kasi gusto ko talaga yung medyo talagang lagkitan siya. Ayan. Diba, yun ang maganda po sa gata rin dito. Talagang maganda. Basta bibili nyo pong gata talaga yung chow ko. Yeah. Nagdagan pa natin ng isa. Palagay ko yung isa eksakto na. Ito yung gata na gagamitin nyo. Marami na akong sinubukang gata rito. Iba-ibang brand. Okay din naman sila, pero ito yung pinaka-the best sa akin kasi talagang napakalapot niya. Yeah. Chow Ko brand. Coconut milk. Yeah. Thailand yata to or Vietnam. Diba? Yeah. Luin ko lang ng konti. Eh, talaga pong maiiga siya eh. Sisipsipin siya nung tarulip or nung laing. Yung pinaka-dried na dahon ng gabi. Kaya ilagay niya na po yung hipon. Ayan! Diba? Sino ba naman ang hindi kaganahan dyan? Mamahalin kayo ng todo-todo. Haluin ko lang ho para hindi na masyadong manikit yung sa ilalim. Mga 10 minutes para talagang katas na katas yung lutong-luto yung huling gata na ginawa natin. Ah, pinuhos natin or yung kakang gata na tinatawag. Yan. Magbas natin yung hipon para magandang tignan. Ipon sa ibabaw. Ang lumabas yung pinaka kasi masarap eh. Kakayuhin niya yung nandiyan sa gilid. Ako po dyan. Oo, oh, yan ang pinakalasa niya. Ito, tapos na yung laing natin. Request ni Soharto, the vlogger. Ayan. Ito, kaya hindi ko tinap-chap-chap ng maliliit, no? Para kayo na bahala. Pagka kung gusto nyo nung maanghang, kunin nyo na lang yung buong sili, kainin nyo. Ayan. Ako kasi yun ang gagawin ko. Ayan. Ito na. Ito yung mga ingredients ko. Ito, ang brand ng tarulip natin, yung pinakalaing, yung dried na gabi. Dahon ng gabi. Kapuso brand. Ayan. Dalawa gagamitin natin yan. Meron tayong shrimp dito. Meron ako kasi natira sa freezer. Gagamitin natin ng shrimp. Siyempre, yung gata. Ito yung gata natin. Ang lagi kong gata na ginagamit is yung chow ko. Yan, meron tayong pinanipis na hiwa ng iba-ibang baboy. Pero ito, liyem po to. Sibuyas, ginger, tapos yung mga mixed chilies ko rito, bagoong paminta. Yan, at saka syempre, hindi mawala yung garlic natin. Puree lang ginagamit ko, pero kahit minced garlic, kahit ano, pwede. Yan.
Flynn said she had some things of mine.